Good morning everyone, this is Chance, ang magsasakang gala. Ngayon, nandito tayo sa may Baaw, Lourdes, Barangay Lourdes. So nakikita nyo, intro pa lang yan, hindi pa tayo nakakapunta sa pinaka-peak. Hindi pa tayo nakakapunta sa pinaka-peak ng pupuntahan natin. Napakagandang tanawin, napakataas na lugar. So tara na, simulan na natin to. Kung naaalala nyo yung isa nating video nung pinashare ko kayo sa farm ni Papa, ito yung sinasabi ko sa inyong maghihiwalay na daan. Kapag kumanan ka, papuntang Pili Sentro at Naga. Kapag kumaliwa ka naman, papuntang Legazpi at Visayas. Kaliwa tayo, dito ang daan sa papupuntahan natin, sa Baaw, Kamsur, Barangay Lourdes. Sa pagbaybay ng ating daraanan papunta sa ating pupuntahan, madaraanan natin ang Bulacan Sur. Once marating mo ang tulay na ito, nalisan mo na ang lugar ng Pili Kamsur. Kasunod na nito ang Baaw. Hahanapin na lang natin ang Barangay Lourdes. Maganda ang daan dito. Malawak at maluwag. Kung nakamotor lang kayo, manatili lang po kayo sa gilid dahil maraming truck na nadaan dito at malalaki at napakabilis. Marami ding nag-overtake dito. Kaya para sa kaligtasan, manatili po tayo sa gilid at patakbo tayo sa naaayon at tama. Narating na namin ang lugar ng Barangay Lourdes. Pasensya na kayo, hindi namin nakuhaan ng video yung itsura ng entrance na papasukan. Madali lang naman ito matuntun dahil kilala ang lugar na ito. Once na makapasok kayo sa Esquinita, dito na magsisimula ang matatarik na kalsada. Maraming blind spot dito, kaya ugaliing bumusina para maalarma kung may kasalubong kayong sasakyan. Kung pupunta kayo dito ay suggest na wag 4 wheels ang dalhin nyo dahil saktuhan lang ang kalsada. Alanganin especially kung SUV ang service nyo. Much better kung motor lang. Nakita niyo yung sumalubong sa atin? Huwag po gagayahin, kabisado nila ang kalsada, kaya ganun sila kabilis magpatakbo kahit palusong. Pero hindi po yun nararapat dahil pwedeng makadamay ng ibang bumabiyahe sa daan. Sa parte na ito, halfway na lang ang matadaan ng kalsada. Dapat defensive driving, baka bumulaga sa inyo ang walang semento na daan. Salubungan din po dito, tulad itong 4 wheels makakasalubong natin. Maging mapagbigay sa daanan, lalagpas din yan. Itong parte na ito ang pinakamatarik na parte para sa akin. Alanganing daanan dahil kurbada at under construction pa ang kabilang kalsada. Mag-ingat talaga kayo sa parting ito. Mukha lang hindi matarik sa video, pero ang realidad ay matarik ito. Kasing tarik ng daanan sa Talisay, Batangas, paakyat sa Tagaytay. Sino na po bang nakadaan sa Talisay, Batangas, paakyat ng Tagaytay? Paki-comment naman po. Pag narating nyo na itong pinaka-peak ng Lourdes, Barangay Lourdes, dito sa bayan ng Baaw, ito ang makikita nyo. Meron ditong dalawang tindahan. So doon banda, merong entrance na 10 pesos. Okay lang yun. Ano naman yun eh, tulong yun sa mga lokal na mga nakatira dito. Napaka, ano lang naman ang 10 pesos, maliit na bagay lang yun. Tara, pasok tayo. Ayun ang Mount Isarog. Dito naman banda ay nang iriga.
Etong bundok na yon, hindi ko sure kung ano yon. Pero dito tayo pasok. Tuloy na kami. Yan, masok na kami dito. May mga kainan dito. Mga bangko din. Ayos. Not bad, napaka cool, napaka presko sa lugar na to. Tignan mo naman yung tanawin doon. Baba pa tayo dito banda. Ingat lang dito sa pagbaba. Pumunta kasi kami dito. Actually, medyo masungit ang panahon. Wala namang masamang panahon kasi bilang magsasaka, yung mga ulan na yan, kailangan namin yan eh. Kailangan natin yan. So, hindi angkop siguro ang sabihin na pangit na panahon. Sabihin na lang natin na masungit ang panahon. So, ayan. Doon banda, pupunta pa tayo doon. Puntahan pa natin yung lugar na yan. Mga baka. Tapos pwede ka pang pumaba dito. Okay lang yun. Magbigay ng ano naman yun. Deserve naman ng mga lokal dito na yung entrance na yan, 10 pesos. Maliit lang naman yan. Malaking tulong sa kanila kasi yun. So, support natin sila. Ayan, dito marami. Pwede kayo mag-picture-picture dito. Ay, may mga kubo-kubo. Tagpuan, open kubo. Oh, nakalagay dun. Diba tayo? At ang hapon. Tapos dito. Ayan, mga maganda rin mag-picture dito. May duyan. Tapat tayo dito, banda. Yun. I think yung lake na yun, parang Bato Lake. Parang ayun na yung nababanggit sa akin ni Papa na Bato Lake. Soon, pupuntahan natin yung Bato Lake. Sa ngayon kasi, hindi natin kakayanin ng oras. Ayan. Na-excite na ako pumunta doon sa lugar na yon. Ang sarap pakinggan naman ng ano ng baka na yon. Sagad pa tayo hanggang doon. Puntahan na natin. Tayo ngayon sa Liberato 360. Meron din siyang entrance sa 10 pesos. Pero mukhang mas maganda ang view dito. Okay lang yan, 10 pesos. Yan, Liberato at Tinawagan Hills 360. So sabi ng isang lokal doon, tinanong ko, na nakatira dito banda, pwede raw makapunta doon. Simbahan pala yon, kaya lang lalakarin mo siya. So wala tayong time para doon muna. So far dito lang muna tayo. Akatin natin to. Yung mga steps, parang hindi siya masyadong malalim at malalambot. Pero kaya nang akatin. Pinuntahan na namin ang pangatlong spot at ang last spot na pupuntahan natin. May mga kainan dito. Ngayon sarado, siguro dahil sa weather condition. Tapos namin mag-entrance ng 20 pesos, punta na tayo doon. Okay lang yun, 10 pesos. Tulong yun dito sa mga lokal. Tsaka minimaintain kasi nila yung cleanliness dito. And then yung mga flowers, minimaintain din nila. Wala naman kasing magsusupport sa kanila. Hindi naman to government property. Kaya ayos lang yun. Sa banda, tanong na tanong muna oh. Kitang kita mo surface ng buong Bacanaga or Pili na yon. Kasi ito na yung ano eh, iriga eh. Isarog. Sa likod nyan, Kalabanga, Naga. Ayun. Okay din naman. Konting akyatan, naka rin. Exercise na din.
Pero kami, sanay na kami sa paglalakad eh. Ano na yan sa amin? Wala na lang yan, ganyang katataas. Malabas pa lang sa amin, 800 meters. Puntahan natin itong cottage dito. Pwede ang overnight. Cute oh. Kundi nyo na kayang bumaba kasi ay hindi siya cottage. Ano? Ay oo nga. Oh. Hindi ko lang alam kung magkano ang arkila niyan hanggang umaga. Astig oh. Pero I'm sure mag-i-enjoy kayo dyan. Ito naman yung comfort room. Separate din ang babae sa lalaki. Tapos kung di pa kayo kontento sa taas na to, ito. Ito ang alpilahin nyo. Mas mataas. And then sa ilalim, yan, pwede din yung tambayan. Ito, sa mga nagka-camping, pwede silang mag-burn fire dito. Para talaga sa mga nagka-camping ka. Ang ganda ng overview looking. Kung gaano katarik ang inakyat nyo papunta dito, yan din ang lalim na susuungin nyo pababa. Double check ang brakes kung uuwi na kayo at takbong pogi lang dapat. Salamat sa mga sumama sa akin sa paggagala. Salamat sa pagpapakita ng solidong suporta sa akin at sa ating page. Mag-ingat po tayo palagi at hanggang dito na lamang po ulit.